Hello guys, good day guys. Nandito tayo ngayon sa May Pabia, sa tapat lang ng Robinson Pabia. Ay may nakita tayo ng pink trumpet tree. So ito guys, yung pink trumpet tree ay napakaganda tignan, no? Makikita mo lang to sa ibang bansa, pero sa Iloilo meron na rin. So sa May Diversion Road, maraming tanim din na pink trumpet tree. So ito guys, ano ba yung pink trumpet tree? So ito guys, tinatawag na the pink trumpet tree with its bright pink blooms that erupts before leaves appear. It is a stunning sight. Okay, it thrives in the full sun and will drain so well, making it a popular choice for a landscape in the warm climates. Warm climates, pero dito sa Iloilo sobrang init. So ayan guys, nakikita yun naman, no? Yung palm trumpet tree. Sobrang ganda. The pink trumpet tree, yun ang tawag dito. Sobrang ganda guys, no? Nakikita mo guys, oh, nahuhulog yung mga bulaklak niya. At sabka, may dalawang puno lang ako nakikita dito sa may sa gilid ng Robinson, pero tignan natin sa may tapat ng sa tapat ng GT Mall at saka Robinson sa may highway kung meron din galitong pink trumpet tree. So sobrang ganda guys, no? Para nasa ibang bansa ka lang. Yan, nahuhulog yung mga bulaklak niya, So tinatawag din to guys na Sakura in Sunshine. Discover the beauty of blooming sakura, a flush of delicate pink amidst that warm, a rare sight that remind us of nature, resilience, and the fleeting beauty of the moment. So ayan guys, so ngayon maglalakad-lakad tayo, so maghanda pa tayo ng pink trumpet tree. So ito meron akong nakita, medyo maliit pa lang siya guys, pero nakikita nyo guys, may mga bulaklak na siya, yan. So siguro guys, pag lumaki na to katulad dun sa kabila, yung sa gilid ng Robinson Mall, maganda na siguro tignan pag malaki na ito, no? Yan, ganda ng bulaklak niya, yan. So nakakatuwa naman guys na dito sa may Iloilo marami tayong ganitong mga tanim, no? Yung pink trumpet tree, nakakatuwa naman kasi parang kahit sa sobrang init, pagkikita mo to, parang mawawala yung init ng natin kasi sobrang init talaga ngayon dito sa Iloilo City. Kahit hindi lang guro sa Iloilo City, sa ibang panig din ng Pilipinas ay sobrang init. So mapapawi yung init na kung makikita natin to guys, yung pink trumpet tree. Nakakatuwa kasi siya, hindi naman siya mabango, pero ang nakakatuwa siya, sobrang dami ng bulaklak niya. So tuwang-tuwa talaga ako kasi nakita ko din na marami siyang bulaklak, pero pag lumaki na tong kahoy na to, mas magandang tignan, no? Mas maraming siguro tanim nito mas magandang tignan, no? Hindi lang sa sa Iloilo City, kahit sa buong Pilipinas, no? Dapat magtanim na rin ng ganitong ganitong tanim, yung pink trumpet tree, kasi nakakatuwa siya guys tignan. Yan, so ang dami, marami pang guys na tanim dito, pero syempre maliliit pa lang siya, hindi pa siya namumulaklak, pero pag lumaki na to yung mga kahoy na to, ako, sobrang ganda tignan. At nakita ko doon sa may Diversion Road sa may Iloilo City sa may Mandurriao guys, nako, marami rin ganitong tanim, marami na rin mga bulaklak doon. So pag may time ako, pupunta rin ako doon at ibablog ko para makita yun naman guys yung mga bulaklak ng pink trumpet tree dito sa may Iloilo at sa Iloilo City. So ganda, no? Nakakatuwa. Enjoy na enjoy talaga yung mga natin, yung paningin natin dito sa mga bulaklak na to. So binalikan ko ulit guys yung dito sa may Robinson kasi natutuwa talaga ako, yan, nahuhulog yung mga bulaklak niya. Sobrang ganda, amazing talaga, no? Very proud talaga ako sa nagtanim nito.
kasi nakakatuwa siya. So sana lahat tayo magtanim nito sa buong city at sa buong ano bansa ng buong Pilipinas, magtanim tayo dito para meron tayong ganitong ano bulaklak. So yan lang siguro guys. Thank you so much for watching my vlog.